13 ng Setyembre taong 2023, nakabili naman ako ng mga barya at salaping papel mula sa lungsod ng Paraniaque na nagkakahalaga ng 100 piso at yaon ang 6 na barya at 2 salaping papel. Bago muna ito, nandirito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang puksapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya, salaping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire-recommenda para sa mga kolekto na nanonood sa videong ito. Makikita naman dito ang aking salaping papel sa aking koleksyon, ayon sa aking base ng datos sa numista. Ang unang barya natin ay galing ng Estados Unidos. Makikita sa harapan ang kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Mayroong markang P gawa sa Philadelphia. Ang denominasyon nito ay isang kapatadoryal. Sa likuran, makikita naman natin ang kabayo at mga bulaklak at bundok nito sa likuran nito. Nagpapakita ito sa estado ng Nevada na itinatag noong taong 1864. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2006. Ang ating ikalawang barya, kapareho ng una. George Washington sa harapan, mayroong markang D gawa sa Denver. Sa likuran, isang agila at ang mapa ng Idaho. Ang estado ng Idaho ay itinatag noong taong 1890. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2007. Ang ikatlo natin, kapareho nito sa una. Mayroong muli markang P gawa sa Philadelphia. Isang kapatadoryal, George Washington sa harapan. Sa likuran, makikita naman natin ang isang disyerto at ang malaking kanyon. Ito ay nagpapakita sa estado ng Arizona. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2008. Sa ikaapat naman, panibagong larawan ng mukha ng kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2022. Mayroong markang D gawa sa Denver. Sa likuran, makikita naman natin ang isang pisista, edukador, astronaut, at ang unang babaeng Amerikana na nakatungo sa space, si Dr. Sally Lloyd. Ikalimang barya, patungo sa Pasipiko, Bagong Zelandia. Makikita sa harapan ang ikalawang larawan na mukha ng dating reyna ng nakakaisang kaharian, si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay taong 1978. Sa likuran, makikita naman natin ang isang ukit na kahoy na kahugis nito ang paro-paro. Sa totoo lamang, isa itong maskara. 10 sentimo ang denominasyon nito. At ang huling barya mula sa Paraniaque noong 13 ng Setyembre. Galing ng Thailandia. Bansa sa timog silangang Asya, makikita sa harapan ang kasalukuyang hari ng Thailandia na si Mahabajiralongkorn, ang 10th Rama. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng kanyang pagkahari. Ang taon ng paggawa nito ay BE 2564 o taong 2021. Dito naman tayo sa salaping papel. Galing sa Afrika, Mozambique. Makikita sa harapan ang kauna-unahang pangulo ng Mozambique na si Samora Moises Machel. Ito ay gawa noong 16 ng Hunyo taong 2011. Ang denominasyon nito ay 20 meticales. Sa likuran, makikita naman natin ang isang rhinoceros. At ang ikalawa, mula sa isang bansang transcontinental sa pagitan ng Europa at Asia, Turkiye.
makikita sa harapan ang kauna-unahang pangulo, gayon din ang tagapagtatag ng Turkiye na si Mustafa Kemal Atatürk. Ang taunang paggawa nito ay orihinal na ginawa noong taong 2009. Ang aktwal na taunang paggawa nito ay taong 2013. Ito ay mayroong denominasyong 5 lira. Sa likuran, makikita naman natin si Aydın Sayrı. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. At nandito na lahat ng mga barya na aking binili sa lungsod ng Paranaque. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang itong Nevada na barya na isang kapatadorial. Gayon din itong Arizona at itong 10 sentimo ng bagong Zealandia. At dito naman para sa mga salaping papel. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang 20 meticaris ng Mozambique. Sa totoo lamang, Setyembre taong 2018, nakakuha na ako ng kauna-unahang baryan ng Mozambique sa aking koleksyon. Ngayon, nakakuha naman ako ng salaping papel, kauna-unahang salaping papel ng Mozambique ngayong Setyembre taong 2023. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong barya at salaping papel na aking binili doon. Magkita muli tayo sa 68th kabanata ng Barya Barya at Papel Papel.